na aninag pa ni Mark ang mga ilaw. Pero malabo pa din ang kanyang paningin. Nangihina siya at inaantok. Gusto pa niyang matulog. Vic. Ben. Stella. Ito ang mga naglalaro sa isipan ni Mark habang patuloy na nakarating sa ospital. Pagkatapos ng madugong labanan sa kanyang pangkat laban sa mga taong lobo. Kamusta na ba status niya, Doc? So far, stable na ang kanyang kondisyon. Mga sugat niya ay pagaling na din. Next week, pwede na natin tanggalin ang mga tahi sa kanyang sugat. At ang sabi ng mga nurse, unti-unti na daw ito nagkakamalay. Tingin niyo ba kailan siya makaka-recover ng husto? Depende yun sa kanya. Kailangan din niya mag-therapy kapag lumakas na siya. Sa isang paaralan, may mga batang naglalaro at masayang nagtatawanan. Mga bandang alas 4 na, tahimik na ang buong hallway, pati na rin ang mga silid-aralan. Ang tanging maririnig sa labas ay mga boses ng mga guro na nagtuturo ng kani-kanilang asignatura. Habang binabagtas ni Mark ang hallway ng paaralan, umihip ang hangin na banayad na dumampi sa kanyang mukha. Mga tunog ng dahon sa puno na pinapagalaw nito. Ang sarap sa kanyang pakiramdam. Patuloy lang siya sa paglalakad sa tila walang hanggang hallway habang pinagmamasdan ang lunti ang kapaligiran. Nang biglang kanyang maaninag sa gilid ng kanyang mga mata ang isang babaeng nakasuot ng uniform. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata na para nagpapatingin ng mundo ni Mark. Ang labing sa kanya ay nahangiti. Ang kanyang maamong mukha na bakas ang lungkot sa mga ito. Pero nangingibabaw pa rin ang pagkamasayahin ng babae. Kilala kita. Kailangan kong maalala ang iyong pangalan. Dahan-dahan itong lumapit kay Mark. Ngumiti at marahan siyang niyakap. Naaamoy ni Mark ang mabango at malambot na buhok ng babae. Ang kanyang mga yakap na para siyang dinuduyan sa pagmamahal. Stella? Tama, Stella. Naalala ko na ang iyong pangalan. Stella! Hinigpitan ni Mark ang pagkakayakap kay Stella. At pagkatapos nun ay muli niya itong tinignan. Biglang napuno ng dugo ang damit ni Stella. May mga sugat sa katawan at sa kanyang mukha. At tila ba wala na itong buhay. Stella, gumising ka. Stella! Sir, si Sarah po ito. Nurse niyo po ako. Nandito po kayo ngayon sa ospital. Tawagin mo si Doc. Sabihin mo si patient 102 nagkamalay na. Nasaan si Stella? Nasaan ang mga kasama ko? Mahina at nag-aalalang tanong nito. Huminahan po kayo, sir. Parating na po si Doc. Huwag po kayo mag-alala. Ligtas po kayo dito. Yung mga kasama ko, nasaan sila? Nandito rin ba sila? Pero walang naging tugon sa mga nurse. Nagpatuloy lang sila sa pagkuha ng vital signs sa kanya at pinapaalalahanan na ito ay ligtas na sa kapahamakan. Anong ospital to? Gaano na ako katagal dito? Mark, matagal ka na nakaratay dito. Pamilyar ang boses na yun kay Mark. Mula ito sa lalaki na lumakad bahagya papunta sa kanya. Welcome back, Mark. Mabuti naman at nagkamalay ka na. Matagal ka na naming inihintay. Sir, ano po nangyari sa mga kasama ko?
Nakaligtas ba sila? I'm sorry, Mark. Pero ikaw lang ang nakaligtas sa team mo. Huwag kang mag-alala. Nag-assign ako ng tao magbabantay sa'yo dito. Magpahinga ka. Bukas mo na sa akin sabihin ang mga nangyari. Salamat po, sir. Kinabukasan, sa muling pagdalaw ng kanyang commanding officer, ay sinabi lahat ni Mark ang nangyari sa kanilang huling misyon. Mga tungkol sa aswang at taong lobo. Mga impormasyon kay Henry Villafuerte at Alberto Francisco, sa asawa niya at sa Sitio Masagana. Pati na rin ang tungkol sa babaeng nagangalang Stella. Nang marinig ito ng senior officer ni Mark, ay labis itong nagulat sa mga impormasyon at hindi makapaniwala. Mark, yung mga impormasyon na binigay mo sa akin, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mahirap itong paniwalaan. Ikaw na lang sa unit mo ang buhay. Pati ang communication officer nyo, wala man lang iniwang data regarding sa mga operations nyo. Ang meron lang tayo, kontrata kay Mr. Villafuerte. Pero pati siya, patay na. Naintindihan mo naman ako, Mark, hindi ba? Yung mga record ng radiocom namin nung gabi ng operation. Wala, Mark. Yung van nyo, nasusunog nung madatna ng mga polis. Yung mga cellphone ng team mo, kasamang nasira ng pagsabog ng granada. Basically, wala tayong hard evidence, Mark. Hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan. Pero hindi ko pwedeng i-report sa taas na dahil sa aswang at taong lobo ang dahilan ng pagkamatay ng team mo. Pero sir, yun po ang totoong nangyari. Mark, may tiwala ako sa'yo. Pero wala tayong hawak na patunay, lalo na may politikong involved. Hayaan niyo po, sir. Hahanap po ako ng ebidensya. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng bagong team under your command. Siya nga pala, Mark. Nagbabala ang gobyerno na i-revoke ang lisensya ng PMC na mag-operate dito. Kaya kailangan maklear ang pangalan ng ahensya. Lumipas pa ang mga buwan at patuloy ang therapy ni Mark para maibalik ang kanyang pisikal na lakas at mas mahigitan pa niya ang kanyang dating estado. Gumising si Mark mula sa isang panaginip, ang masamang panaginip ng kahapon. Lagi niyang naaalala ang mga dating kasama na nagbuwis ng buhay para sa kanilang misyon. Ayaw niyang mabaliwala ang mga sakripisyo na ginawa ng mga ito. Nasapo ni Mark ang kanyang ulo pagkatapos niyang gumising habang pinapakalma ang sarili. Mark, nag-check kami sa mga ospital. Nakuha na namin ang mga pangalan ng mga survivors sa apat na sitio nung nagka-enkwentro. Para saan ba ang mga ito? Bakit sabi sa mga report mga aswang, ang iba naman ay kulto ang may gawa? Hindi ba mga rebelde ang may gawa nito? I-send mo na lang sa akin lahat ng nakuha mong info. Copy, Mark. Natanggap ni Mark ang mga files. Napakadami nito. Mga statement ng mga survivors. CCTV copies ng ilang residenteng merong security cam. Incident reports sa mga nasunog na properties. Mga pangalan ng namatay at nawawalang tao. Listahan ng mga biktima na sinugod sa ospital. Kuhanin mo lahat ng record ng mga biktima sinugod sa ospital. Gusto ko silang makausap ng personal. Okay, give us 2 days para makuha ang mga records. Salamat, S6. Please, lahat ng mga kuha mong files, pakigawa ng copy at pakisecure. Ang mga files na natanggap ni Mark, galing sa iba't ibang lugar,
tao at high profile, tulad ng mga politiko, kilalang doktor, negosyante at mga ordinaryong tao na nagpamalas ng kakaibang galing para mailigtas ang iba. Ito ay isa lamang sa mga salaysay ng mga nakakita sa aktwal na pangyayari. So ito pala yung mga namatay. Dr. Mori, Henry Villafuerte, Manuel Villafuerte, Basti Villafuerte, Sandra Bonifacio, unknown accident, TV reporter, suspicious. Daniel Montenegro, business owner ng Dayo Motel. Anong connection mo sa mga Villafuerte? Gina, isang bank teller, missing person. Alberto and then Francisco, owner of Filimon Group of Companies. Estela Santos, leader ng kulto. Napatayo si Mark sa kanyang kinauupuan at tinignan niyang mabuti ang file na nasa kanyang harapan. Estela Santos, status missing. Ayon sa isang miyembro ng kulto. Hindi naman ito siguro nagkataon lang. Marahan niyang nasa po ang kanyang mukha habang sinasambit ang pangalan ni Stella. Stella, mahanap din kita. Merong client, simple security task lang. Are you interested? Sige Essex, send mo sa akin ang profile. Welcome back Mark, send ko sa iyo yung file ng client. Kailan ba ako magre-report? Urgent, tomorrow if possible. Okay lang, walang problema. Pakinotify na lang yung office. Magre-report ako sa client bukas. Okay, copy. Brookside number 34. Ito na yun. Ano ka ba, Stephanie? Paano mo nasisikmura ang panloloko ng Eric na yan? Wala ka na bang natitirang hiya? Ma, mahal ko si Eric. Saka wala naman tayong ebidensya na may kabit siya. Ako mismo ang nakakita sa kanya. Meron siyang ibang kasama sa kotse. Hindi pa ba sapat yun? Ma, kailangan ko muna siyang makausap. Alam kong ako ang mahal niya. Ano ka ba, Steph? Kailan ka ba matatauhan? Babaero na nga yung boyfriend mo, nananakit pa. Ma! Sige, paano mo may explain sa akin yung mga pasamo? Huwag mong idahilan na dulas ka uli. Anak, kailan ka ba titigil kapag patay ka na? Aalis na ako, ma. Sandali lang, Stephanie. Good morning, Mrs. Nolasco. I'm Mark from PMC Security. Madam, pa-verify na lang po. Serial number 3245123. Pasend na lang po sa office yung code for verification lang. Tapos po ma'am, pa-enter na lang po dito yung 4-digit code nyo. Pagkatapos ma-verify ni Mrs. Nolasco ang identification ni Mark bilang isang security agent ng ahensya, nakahinga na ito ng maluwag. Kinuha niya ito dahil sa sitwasyon ng kanyang anak. Bilang magulang, ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Nabasa mo na ba yung nilagay ko sa client profile? Yes po, madam. Regarding po kay Miss Stephanie, willing po ba siya sa mga security protocols namin? Hindi pa. Ngayon ko lang kasi siya nakausap ng personal. Habang nag-uusap si Mark at Mrs. Nolasco ay lumabas si Stephanie para samantalahin ang pagkakataon at makaalis. Gusto niyang umiwas sa kanilang naging diskusyon ng kanyang ina kanina. Stephanie, halika muna dito. Siya nga pala si Mark, ang hinayar ko para sa seguridad mo. Manaman, hindi masamang tao si Eric at lalo lang hindi ko kailangan ng bodyguard. Napatingin naman si Mark kay Stephanie at naalangan sa sitwasyon.
mukhang hindi sila magkakasundo agad ng kanyang kliyente. Miss Nolasco, don't worry. Hindi po ako bodyguard na susunod sa inyo 24/7. Ha? In charge ka sa security ko pero hindi ka susunod sa akin? Paano mo ako papatektahan? First responder niyo po ako kung sakaling may emergency. Kung may mangyari man sa inyo, ako ang unang dadampot sa person of interest. At si Mrs. Nolasco ang magde-decide kung anumang hostisya ang naisin niya. Ganun lang po kasimple, ma'am. Pero kung kailangan niyo rin po ng assistance, wala rin pong problema. Pwede rin po kitang ipag-drive o samahan sa inyong destinasyon. Marami pong salamat sa inyong pagsama at pakikinig ng Engkwentro sa Mga Aswang Part 2. Sa mga hindi po kilala si Mark, maaari niyo pong subaybayan ang kanyang kwento sa Estela Chronicles Mark at also Engkwentro ng Mga Aswang Part 1 at sa mga huling bahagi ng Ang Palengke ng Mga Aswang Season 2. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga channels at i-hit po ang notification bell on para updated po kayo sa bawat kwento. Muli po, on behalf of Misterio, marami pong salamat. Good night and God bless us all.